Oh, mga kaibigan, nandito na naman po ako para ihatid sa inyo ang mga bago kong project ngayon dito sa bahay na ito. Itong bahay na ito, ang lote nito ay 10,400 square feet. Ang pinaka-building naman na ito ay around 3,500 ang building nito. Ngayon, ang ating mga, ang project ngayon natin ay sa likod. At yung garahe nito ay detached sa existing na bahay. Garage, 3-car garage. At with the attached guest house sa likod ng garahe. May guest house. Ngayon, merong banyo at standing shower. So, ating tututukan to hanggang matapos itong project na ito. Yan lang po kayo. Sa harapan na ito, ito yung garahe. 3-car garage. Yung likod ay pinaka guest house. Ang total ng floor plan nito ay 1,400 something. So, at sa tagaliran ay maaaring pwede panlagyan ng swimming pool around 12 feet by 24 yung lapad ng swimming pool na pwede pa. So, itong garahe nito ay ating makikita nyo itutulad to sa existing na bahay. Kung ano yung yari dito sa nakikita nyo ng design, kung ano yung yari ng existing na bahay, ganun din ang gagawin dito sa garahe with the guest house. So, tingnan natin dito sa loob. Ito ang garahe. Then, pagpasok nyo rito. Dito walang access ang garahe papuntang guest room o guest house. So ito naman ang magiging, ito yung pinaka laundry, water heater, at dryer. So ito naman ang pinaka entrance ng guest house. So naka-attach sa garahe. Ito yung electrical panel, 100 amp. At ito naman ang guest room attached to the garage. Lagyan natin ang recess light. Ito naman line na ito ay para sa smoke detector. Ito naman yung recess light sa sink. Sa ngayon, hindi nyo pa makikita ang forma nito dahil skeleton pa yung mga framing pa makikita nyo rito. So sa lahat ng binutasan kong ceiling joists na ito ay isasuot ko yung wire isa-isa. Itong metal plate na ito ay protection para sa wire para pag nag-drywall, hindi mapakuan o tamaan yung electrical wire.
at magkaroon ng short circuit. Lalagay natin in between ng wood. Ito, patay protection to. Itong linya na ito ay para sa telepono. Yung sa isa naman ay para sa cable box. Kung gusto nyo nga para sa cable sa TV, doon nilalagay. Then ito yung naman sa telepono. At ito naman yung plano ng electrical. Kailangan based on the plan, sundin mo yung plano kung ano yung nakalagay dito. Yun na nang ilalagay mo rin dyan sa mga ano na yan, sa mga walling na electrical. Ito yung sa mga TV. At ilalagay ko sa isang box to. Ito'y galing sa garahe. Papuntang sa box. Kung ang bathroom nyo ay isa lang outlet o dalawang outlet, mostly yung hair dryer is around 1,500 watts. So equivalent yun for 10 amp or 9 amp. Ngayon, kung dalawa, pinagsabay yung 1,500, let's say, sabihin natin naglagay ka ng heater sa banyo o sa toilet, plus pinaandar mo yung hair dryer mo. So kung iisang circuit breaker lang, 20 amp, sa isang outlet, mag-o-overload yun ulit. Dahil ang bawat isang 1,500, equivalent to 10 amp. So kung pagdadalawin nyo, 20 amp. So hindi kaya ng isang circuit breaker. Kailangan sa isang outlet, isang circuit breaker. Isa sa heater, sa electric heater, isang circuit breaker. Isa sa hair dryer, isang circuit breaker. So, dedicated yung bawat isang circuit, isang outlet, sa isang circuit breaker. Okay. So, dito natin ilalagay yung box ng telepon. Yung tatlong wire na ito. Bubutasan natin at para may access yung telephone company. Ito yung resist light, 4 inches diameter. So, i-splice natin yung electrical nito at ipapasok natin sa loob. Okay. Ilagay na ang mga wire na nakakonekta na lahat. Pag nakakoneksyon na lahat, ilagay na to. Pasok. Siguraduhin mahigpit ang pagkakapit ng resist light at chicken kung kumakalog o ayos ang pagkakalagay. So ito ang mga resist light na inilagay ko, pero unti-unti yan. Ito yung pinaka wall heater na tinatawag, na ito ay required ng city. Every time na nagpapa-extend ka ng room o anong kahit na anong room, guest house or family room, required ng city ang merong wall heater or floor heater, whatever. Salamat sa mga
pagsubaybay ng aking mga video. Sana marami kayong natutunan mula sa RCJ Production. Kung kaya ko, kaya nyo rin.